So nga na, tuloy kami nga naglalakbay dito sa Megadeg sa walking naman, walking para may iba yung lakas. So, minsan may kaibigan tayo nagtatanong paano raw ba lumakas sa pagbabike. So, sa akin, sa sariling kasagutan ko o opinion ko dyan tungkol dun sa pagpapalakas, eh, base sa experience sa mga kaibigan na kasama pag nagkukwentuhan, ang isa sa nakakapagpalakas ay yung regular na ensayo or exercise. So, isang oras o 30 minuto na pagbabike o kaya paglalakad, stretching plus o kaya run or swimming. So, kung regular mo nagagawa ito, halimbawa, everyday meron kang exercises na 1 hour and or 30 minutes na daily. So, sa akin, every morning mas okay. Pero syempre, yung iba na hindi available na makapag-exercise ng ganun time, okay din naman na kahit ibang oras na naaayon sa panahon nyo. Okay, yun namang isa pang pagpapalakas eh, yung pagkain na maayos. Yung kain nga ng mga gulay. Ayan, mga gulay na nakabubuti sa katawan. Tapos, mga supplement na vitamins din. Pero, dapat i-ano nyo rin, konsultan nyo rin sa doktor kung ang pag-exercise ba eh kaya ng puso nyo o ng katawan nyo. So, sa mga hindi naman nakakapagpatingin, syempre, pakiramdaman yan. Feeling mo, malakas ka. Magagawa mo yan. Yan, ganyan. So, yun ang mga tips na pwede kong ma-share sa inyo na paraan para pagpapalakas. Sabi nga ng mga naunang mga malalakas, isa nga sa sikreto eh, yung regular exercises. Tapos yun nga palang iba naman, dahil may trabaho yan, siyempre yung oras nila, halimbawa 1 hour a day. Yung iba naman, isang long ride ang ginagawa sa loob na isang linggo. Tapos yung long ride na yun, mga 60 and above kilometers na layo, eh maganda yun. At tapos paano ano na lang yung remaining days, medyo relax na. So kailangan din nagpapahinga tayo. Huwag yung puro ganyan na ang gagawin natin. Siyempre, nauubos yung lakas natin dyan. Kaya, kailangan may pahinga rin. Salit-salit lang. Para naman hindi maabuso yung ating pangangatawan. So, yan yung mga, ilang baha i-share ko lamang sa inyo para kayo'y maging malakas. So, ang mahalaga sa lahat, ang lakas na yon, ang talaga nagbibigay ng lakas na yan ay ang ating Diyos na makapangyarihan. Siya yung nagbibigay niyan. Kaya hihingi natin sa prayer yung lakas na yon para mas powerful tayo. Yes. So, sana
nag-guess nyo yung ibig ko sabihin. At okay yung na-share ko. Kung may dadagdag kayo or ano pa, meron pang iba na hindi ko naman din nabanggit, share nyo rin po. Okay, thanks God. To God be the glory. Bye.